tayo. Ngayon po ay ating ipakikita kung paano tayo magupit. Simpleng-simple lamang yung pong gustong magupit ng sarili na ang gamit ay itong ating rechargeable na mga razor. Marami tayong mabibilhan ngayong mga razor na ang ginagamit natin dito, pangkaraniwan ang ating mga ginagamit na razor, ay apat yung guide na ginagamit. Makikita nyo man, itong ganitong guide. Pero unang-una, ginagamit natin siyempre, yung una ay yung munang makapal para utay-utay natin siyang paninikisin. Ganito lang ang ating gagawin. Napakasimple lang po kung kayo ay gagamit ng ganitong razor na mayroong guide dahil para maparehas natin yung gupit. At sa ngayon ay napakadami ng gugupit, sariling gupit. Pero para hindi mahalata na ang inyong gupit ay isang yung size, kinakailangan ay magpapalit kayo ng itong ating ginagamit na guide. Pero ang unang ginagamit natin dito ay itong munang makapal. Kita nyo, napakasimple lamang. Kung ang ating gagamitin na itong ating unang guide na makapal. Ayan. Paikot lang yan. Kayang-kaya nyo gumawa nito sa bahay. Kahit ako, nagugupit na ako lagi mag-isa sa bahay. Kada dalawang linggo, nagugupit ako ng sarili. Dahil hindi ko na matiis yung malago ang buhok ko, lalo to konti ng ating buhok. Ayan. Ngayon, kapag natapusan natin, napalibutan natin yan, nitong unang ginamit nating makapal, susunod naman natin, pangkaraniwan, ginagamit itong number 2 na ito. Ayan. Ito na yung number 2 natin ginagamit. At yun ay palibot din natin gagawin para maparehas natin. Napakasimple lamang kung alam nyo ang kung paano ang gagawin. May mga sekreto yan kung paano. Ganito nga, yung may guide. Dahil kung walang guide, mahihirapan talaga kayo. Saka tulad kong marunong, kahit walang guide, kaya ko yung gupitan ng maayos dahil marunong tayo. Pero doon sa hindi mga marunong, mahirap po talaga. Kaya kailangan natin gamitan ng guide. Ngayon, nung matapos na natin gamitan, nung number 2, papalta naman natin ito ng itong ating number 1, yung pinakamanipis na guide. Ito. Ayan, napaka-simple lamang po. Sabi lamang kapag tayo ay marunong. Dahil anumang bagay, kapag hindi natin alam, ay talagang mahirap. Palibasa tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng ganitong kaalaman, ay pinapalaking tulong sa atin. Lalo na dito sa Italia na talagang kailangan ito lalong-lalo na ng ating mga kaibigan. Dahil lalo sa ngayon, kapag magpapagupit ka po sa mga parlor o mga barbershop, kailangan kayo ay mga naka-prenotate o kailangan kayo ay naka-appointment. Kaya, mapalad tayo at kahit saan tayo nakapagupit dahil ang trabaho natin, itong extra natin trabaho dito, ay ito ang ating home service. Ayan, kita niyo may forma na siya. At kung babawasan natin ang ibabaw, gagamitin naman natin ay itong ating gunting. Ayan. Babawasan na natin itong ibabaw na ito. Kita nyo yan, may forma na siya. Dahil depende sa kung anong gusto ng klaseng gupit. Ang gusto ng nagpapagupit, siyempre. Kaya sinasabing, customer is always right. Ayan, kita nyo napaka-bilis gupitan kapag ang mga ganitong buhok na makapal para sa akin ay napaka-simpleng gupitan. Okay. Kaya, ayan, kita nyo, napaka-dali na
at malapit na itong matapos. At ang last natin gagawin dito ay siyempre itong ating pag-aahit at paglilinis ng mga tabi. Ito yung ating ginagawang pamporma sa mga tagiliran. Kita nyo naman yan. Ayan. Sa magkaabila. Ayan. Meron na siyang forma. Makikita nyo naman. Sa loob lamang ng mahigit na 5 minuto, kaya nating magupit ng isang tao. Kung tayo ay marunong, pero kung tayo hindi marunong, ay talaga pong mahirap. Kaya tayo pinagkalooban ng ganitong kalaman para tayo makatulong din sa ating mga kaibigan. Marami pong salamat at sana po natuto kayo sa ating pong ginawang demonstration. Salamat po at God bless us all.